Hi guys, I just want to share this experience lang. Actually, this is my third time sa Singapore. Pero this was the first time na makakapasok ako sa USS, which is yung Universal Studios Singapore. Sobrang dream ko po makapunta dito kasi before, nung first time namin ng ate ko, ayan, ate ko yan yung nagtuturo na yan na very ano sa minyan. Nung first time namin pumunta dito sa Singapore nang nag-job hunt pa lang kami, siya yung nakahanap ng work, tapos ako hindi, so I went back dito sa Philippines. That was way back 2018. She got her job, which is yung job niya ngayon. Unfortunately, ako hindi. So, yung time na yun, nag-start na siya mag-work habang ako nandun pa. I have 5 days pa ata to stay dun sa Singapore. Tapos, pag gabi gumagala kami, and then nag-uusap kami na, ate, pagka ano, balik tayo dito, pasok na tayo sa USS, baka afford na natin. Ngayon, hindi pa. Tapos, sabi niya, oo, pagbalik mo dito, dadalhin na kita sa USS. That's so sweet. And hindi ko yan nakalimutan. Hindi niya din talaga yun nakalimutan, kaya nga pinabalik niya kami dun sa Singapore at pumasok na kami dito sa USS. Oh, sobrang sweet yung ate ko. Kaya nga lagi kong sinasabi, I got the best ate. Eh, ganun ako mang uto. Pero totoo yan, mabait talaga yung manager namin at never kami niya nakalimutan kasi lagi niya sinasabi, family first at happy siya pag happy kami. Oh, that's so sweet. Kaya nga bago matapos yung araw na yan, nagtithank you ako sa kanya kasi nadala niya na ako sa USS. Tapos kinukwento ko sa kanya na, ate, nakapunta na tayo sa USS, nakapasok na tayo. Tapos nagre-reminis kami ganun. Tapos sabi ko sa kanya, thank you. Tapos gulang na lang gusto ko siyang ikisapwet. Sobrang sinulit naman yung pagpunta na namin dito. Kaya kahit na nga lang maulan na ay todo, lakad kami, ante. Talagang nilibot namin yan, wag ka. Tapos ang dami pa ng tao nung araw na yan. Pero keri lang din. Kasi akala namin nung una hindi namin masusulit since maulan. Pero di nagpapaawat ang mga person. Kaya naman talagang for the go kami, for the lakad ang mga person. Kahit ang sakit na ng paa namin, girl. Tapos nakikita nyo ba yan? Ayan yung mataas na roller coaster na yan. Never ko na-imagine na sasakay ako dyan. Ayoko talaga, sobrang natatakot ako, ganyan. Tapos nakapila na kami, naiihi na ako, lumabas pa ako. Kaya lang sabi nila, hindi pwedeng hindi kami sasakay kasi masasayang ang bayad sa USS na pagkamahal ng ticket. Hindi lang sumakay dyan. Jill! Nandito kami sa far, far away. Yay! Nakita niyo naman na very supportive yan sa amin. Talagang kahit umuulan for the video pa din talaga siya. Tapos nakikita niyo ba yung view? The view is very giving kahit na nga yung bebe ko ay nabuntis ng bag. Happily ever. Yeah, nakapunta ka na kay Happily Ever After. This may not be their so-called happiest place on earth, but we're so happy na nakarating kami dito. We're so grateful, thankful, we're so blessed that we got the best ate. We weren't able to get here kung hindi dahil sa kanya. So, thank you so much, Pengimbente. Sobrang napasaya mo kami dahil dyan, eto si Minion A. Sobrang aliw na ito guys, talagang for the takbo talaga kami para maabutan namin silang sumasayaw kasi second time na nilang performance to kasi yung una yung nandun sila sa stage. Tapos muntik namin itong hindi maabutan, tapos nakihila sila dyan, sinila nang hila sila na makikipag-showdown sa kanila. Eh talagang for the taas ako ng kamay, tapos gusto talagang sumugod dun sa gitna ate kasi gusto ko ako yung mahila kasi once in a lifetime experience, diba? Naku ate, kung ako talaga yung sinila na itong sinila, talaga budos ka sa akin, sinasabi ko sa'yo. Tapos ipinipilit ko pa nga si ate. Sabi ko, ate, pumunta ka doon sa gitna para ikaw yung makuha. Kasi sabi ko, gusto ko ma-encounter niya si Minion doon sa gitna yung mag-agaw eksena siya, gano'n. Hindi ako funny ni Minion, pero sobrang kulit nila. As in, sobrang aluto-wantuwa kami doon sa sayaw nila na ganyan. After nga, yung ginagaya pa namin si Blair. Tapos makikita niyo dito, ate, makikita niyo dito. Ang ate ko talagang fan na fan siya ni Minion. Mas fan pa siya ni Minion kesa kay Taylor Swift. Ayan, may for the ano pa siya, hinahabol niya pa si Minion. Tapos for the kwento siya, nakamayan daw siya ni Bob. Si Bob ba yun? Sabi ko naman sa'yo, hindi ako fan ni Minion. Nakita nyo si Kevin pala, yung hindi si Bob. Tanga ka! Okay, let's move forward to the next level. Eh, ano daw? So, ayun na nga, sumakay kami dito. Kumbaga sa Pilipinas, ito ay Rio Grande. Pero sa Singapore, ito ay hindi ko maalala kung ano. Pero madaming dinosaur. Eh, tapos ang haba ng pinila namin dyan, baklaka. Kaya akala namin hindi na kami makakasakay doon sa iba pang rides. Buti na lang, sulit ang pila dito, ate. Tapos, ang saya nito. Tapos, buti na dala namin yung action camera. Nakita nyo yung dinosaur, ayun. Tapos, may mga falls na ganyan. Pero, hindi ka dyan mababasa. Pero, papunta pa lang tayo sa exciting part. Ayun na, enter na kami. Umenter na kami dyan sa madilim na part. Tapos, hindi namin alam kung ano ang nangyayari. Sobrang dilim dyan, as in. Madilim talaga bakla, hindi ko ma-explain. Tapos, hindi mo alam kung saan ka dadali ng water. Tapos, ayan,
bigla kaming aakyat dyan eh. Ano level up yan? Ayan oh, nakikita mo, umaakyat, diba? Umaakyat. Tapos may tinuturo sila, ayan, nabasa, nabakla. Si ante, tuwan-tuwa, shampoo na lang ang kulang. Hindi naman kami na-inform. Sana nagdala kami ng shampoo galing hotel. The best yun, ang sayang. Gusto ko yun, kaya ulitin natin ako.